10 miyembro ng isang pamilya sa Imus, Cavite ang nag-positive sa COVID-19. Kamusta na kaya sila? Pakwento naman po sa amin yung naging journey niyo po with COVID-19. Mag-decide kami na before pa ng pandemic na magsama-sama na lang kami dito sa household. Ang may exposure sa labas is yung papa ko na may work-related training kasi siya na inattendan. Doon na nag-start na yung papa ko, sumama yung pakiramdam. Nagpa-swab test ang tatay ni Angie ng sumunod na araw pero nag-negative ito. Ayon sa kanilang doktor, posible daw na nasa incubation pa ang virus kaya hindi agad na-detect. Pero noong March 1, isinugod nila Angie ang nanay niya sa ospital dahil sa pagsi-seizure at pagiging hapo nito. Dito, idineklarang positibo ang ina sa sakit. Mula noon, sunod-sunod nang naglabasan ang COVID-19 positive results ng 10 sa 14 members ng kanilang extended family. Ang lola niya, kinailangan pang i-ICU dahil sa bumababang oxygen levels nito. Takot yung nararamdaman mo talaga tsaka na gusto mo talaga lang silang mabuhay lahat gagawin mo. Dahil classified na severe cases, ang nanay, lola at tita ni Angie ay na-confined sa ospital. Ang iba, home quarantine. Ang bilis din po, kahit hindi po kami magkakasama ng kwarto, nahawa pa rin po kami. Pwedeng factor din ng virus po, nag-aerosolize din. Inacknowledge na ng World Health Organization ang posibilidad na airborne ang COVID-19. We say airborne when a person who is positive would be spreading the virus through the air whenever he speaks or talks or whenever he coughs or sneezes. Studies na lumabas na kapag nasa enclosed space ka, stay longer sa air ang virus by about 1.5 to 3 hours. Dapat adequate ventilation, less talking, pero whatever we are doing right now, sufficient to protect the public. Tapos ang 2 linggo na pagkaka-confine at higit 1 buwan na pag-home quarantine, considered COVID survivors na si Angie at ang kanyang mga kapamilya. Say magdo-doktor ka, this experience, ano yung naiparealize sa'yo? Mas lumakas po yung drive ko na maging doktor kasi maswerte po kami paano po yung mga kababayan po natin na limited lang po yung access sa healthcare. In the future po, gusto ko pong mas makatulong po sa kanila. Ngayong posibleng airborne na nga ang COVID-19, sundin natin ang payo ng mga eksperto para maging ligtas sa sakit. Pam Castro po, Hatidong Muka ng Balita.